So welcome again mga kasepi sa aking channel. For today's video, mayroon na naman tayong aayusin na Concert 502A. So ang problem daw nito is wala siyang power. So sabi ng may-ari, gawan ko daw ng paraan basta mapatunog lang itong amplifier na to. Pero bago yan mga kasepi, ipapakita ko muna yung mga naka-indicate sa likuran nito. So ayan. Pero bago ko i-plug in mga kasepi, titignan ko muna kung nag-blown yung fuse sa may likuran. Bali, tinatanggal ko mga kasepi. Titignan muna natin if nag-blown siya. So kung napapansin nyo mga kasepi, parang binypass lang yung fuse. So ayan o. Kapag naka-encounter kayo ng ganyan mga kasepi, huwag nyo nang itry na i-plug in. Kasi malaki yung chance na maraming nadamay na pyesa kapag nilagyan ng wire yung fuse. So bali, tatanggalin ko muna yung wire para masiguro natin na open na yung fuse niya. Kung nag-blown na or hindi pa. So tatanggalin ko muna to mga kasepi. Then i-check natin if meron pa siyang continuity. Kung wala na, ibig sabihin nasunog na yung fuse. So ayan, bali tinatanggal ko yung wire. So ngayon pa lang ako naka-encounter mga kasepi na ginanyan yung fuse. Kaya step by step muna tayo ngayon para makasiguro din tayo na iwas sa anumang trouble. So ayan, bali i-check ko muna siya sa tester. So nakatik continuity siya mga kasepi sa times 10. So ayun, bali nasunog na talaga yung fuse niya mga kasepi. Kaya nilagyan na lang ng bypass or jumper wire papunta dun sa second terminal. So pag ganyan mga kasepi, huwag nyo nang subukan na lagyan ng bago. So ayan, bali nabuksan na natin yung amplifier. So bali dyan yung fuse nakalagay. So dyan, sa may connection na yan. So titignan natin yan mga kasepi. Then i-check natin if meron siyang continuity papunta dito sa may transformer. So ang gagawin natin mga kasepi is itignan muna natin yung mga parts niya and kung merong mga nasunog na pyesa. So yan yung first step na gagawin natin mga kasepi. So ayan, ayan yung mga power transistor niya. So sana hindi yan nadamay mga kasepi. So bali, kung napapansin nyo is parang okay naman. So itong capacitor niya mga kasepi parang floated na. So ipo-fold out ko yan mga kasepi. Ayan, bali ang first step na gagawin natin mga kasepi is maglalagay tayo ng fuse. So titignan natin if meron pa siyang continuity papunta dun sa may transformer. So first step yan mga kasepi, sana masundan nyo. So para din sa mga newbie na nanonood ngayon. So para maka, kung may ma-encounter kayo na mga ganitong sira, so sana masundan nyo itong tutorial na isi-share ko. So ayan, bali power on ko na siya mga kasepi. So ayun, kung napapansin nyo, pag pinower on ko, bumibigay yung switch niya. So hindi na maintain yung pag switch on niya. So ayan, bali sa
switch pa lang mga kasepi, may nakita na tayo agad na trouble. So kung napapansin nyo mga kasepi is nasira yung switch button niya, posibleng nadamay yan sa dahil sa pag-bypass ng fuse. So bibihira lang naman na nasisira yung switch button niya mga kasepi. Yan. So siguro dahil sa pag-bypass ng fuse is bumigay din yung power button niya, yung switch button. So sana hindi ito nadamay yung transformer niya. Bali ang sunod na step natin mga kasipi ay mag-check tayo ng mga power transistor. So ayan, nakaset na siya sa times 10. Then iisa-isayin natin to mga kasipi. Then mag-check tayo sa base emitter mga kasipi. So ayan, kung napapansin nyo, parang shorted siya mga kasipi. Kasi yung inayos ko noon, concert amplifier din na 502. So nung chinek ko sa power transistor niya is shorted yung kabilang channel. So sagad talaga sa zero. Hindi ko alam kung nagloloko itong tester na to or shorted talaga mga kasepi. So para makasiguro tayo mga kasepi, pagkatapos kong i-check is tatanggalin natin isa-isa. So lahat ko yan ipu-pulled out para makita natin if shorted talaga. So step by step muna tayo mga kasepi. So importante makasiguro tayo mga kasepi. Malay mo ba na meron dyan na nag-leak lang or shorted, so hindi natin na napansin, posibleng yan yung masisira, magpapasira sa speaker natin. So ayan, bali pinold out ko na siya mga kasepi, then tatanggalin natin yan isa-isa. Kung napapansin nyo mga kasepi, ginalaw na pala ito ng ibang technician. So hindi na pala tayo yung unang gumalaw nito. So ayan, kung napapansin nyo, napakadumi na ang likuran. So kung nakikita nyo mga kasepi, yung mga copper nya sa board is backlash na yung coating nya sa ibabaw. So ayan, siguro sa mga technician na gumawa nito is hindi masyado nalinisan. So magpo-promote pala ako ng aking channel mga kasepi. So kung bago ka pa lang or napadaan sa aking channel, huwag mong kalilimutan na mag-subscribe. Then pakiclick na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Then pakilike na rin ng aking video kung nagustuhan mo yung content na to. So i-post ko muna itong video, then update ko na lang kayo pag natanggal ko na yung mga transistor. So ayan na nga, bali tinanggal natin yung mga power transistor, then i-check natin yan isa-isa. So mag-check tayo ng resistance if merong nag-leak na transistor or nag-shorted. So yan yung second step natin mga kasepi. So para sa mga newbie, yung first step nyo pala is mag-physical check muna kayo sa mga components. If meron siyang mga nasunog na pyesa, so at least sa pag-physical test or physical check natin is meron tayong nakita na trouble. Then ang second step is ito na. Ito na ang ginagawa ko na pag-check ng mga transistor. So alamin nyo kung merong nag-shorted or nag-leak. So ayan. So sana nasusundan nyo para sa mga newbie. Then para sa mga expert dyan, alam ko na marunong kayong mag-ayos ng mga ganito. So kung meron kayong i-comment
sa ginagawa kong video is willing naman ako na bigyan nyo ng advice. So ayan. So pagkatapos natin dyan mga ka-safety, proceed naman tayo sa mga drive transistor. Okay, bali natapos ko nang i-check yung mga power transistor, lahat naman ay good. So wala akong na-check na shorted or nag-leak. So dito sa kanyang mga drive mga ka-safety, may napansin ako yung ceramic capacitor is tanggal na yung isang terminal. Then ito din na mga transistor. So ayan. So lahat yan mga ka-safety ipu-pulled out ko. Kasi kung napapansin nyo, puro na may mga kalawang yung mga terminal niyan. So ito din na capacitor. So tanggal na rin yan sa board. Kung nakikita nyo sa malapitan, ayan, ang daming natanggal na pyesa. So ayun, puro na may kalawang. So dapat ma-check nyo rin mga ka-safety na once na may kalawang na yung mga pyesa dyan, palitan nyo na agad kasi yan yung magsisimula na pagkasira ng amplifier nyo. So okay, na-check na natin yung sa may input ng amplifier. Bali, ang gagawin ko dito ay hugasan ko muna yung board. So ayan, natapos ko na yan sabunin, then binabanlawan ko na lang yan mga ka-safety. So sa simpleng paghugas mga ka-safety, madali nyo nang matitrace yung mga kinalawang na pyesa. So para na din sa kalinisan ng board na pag-ayos nyo. So kung gusto nyo nang maprosesong trabaho, gayahin nyo na lang to. Then para na rin sa ikakatagal ng board ng amplifier nyo. So kung napapansin nyo mga ka-safety, nagmukha na siyang bago nung nilinisan natin. So sa ganyang paraan mga ka-safety, madali na lang nating matrace yung mga kinalawang. So ayun na nga, may nakita na akong ceramic na sobrang kalawang. So ayan, nagsisilitawan na yung mga piyesang may kalawang. So ito palang power transistor mga ka-safety, pwede na nating ibalik dito sa board. So good naman yan lahat mga ka-safety, wala tayong magagastos dyan. So ayan na nga, may binili ako mga ka-safety. So pinost ko yung video kanina. So ayan na, may binili akong mga bagong piyesa dito na ipamalit. So ayan, kung napapansin nyo, tanggal na talaga siya sa board yung mga capacitor. So bale, ang gagawin natin ay magre-replace tayo ng mga piyesa. So kahit tanggalin nyo yan lahat mga ka-safety, okay lang naman kasi meron yan na naka-indicate na label. So kung walang label mga ka-safety, picturean nyo muna bago nyo tanggalin para makasiguro kayo na yun talaga yung tamang value na ilalagay nyo sa board. So ayun na nga mga ka-safety, kung napapansin nyo, nalinisan ko na yung board nya sa likod. So dito ilad ng kanina na napakadumi nya. So kung napansin nyo mga ka-safety, bumili ako ng bagong switch. So bali, tinanggal ko na rin yung switch nya, then papalitan ko siya ng bago. So ito na yun. So hindi sila magkapareho, magagawan ko na lang yan ang paraan. So ayan na nga, naikabit ko na yung switch ng amplifier. So tatakpan ko na lang yan mga ka-safety. Then ito na nga, then magche-check ako ng kanyang voltage. So pwede na nating i-power on yung amplifier para ma-check natin yung voltage ng transformer if meron siyang output. So nakaset siya mga ka-safety sa AC. Kung analog yung ginagamit nyo mga ka-safety, parehas lang naman yun.
iset nyo lang siya sa AC voltage. Kung nakalagay dun is 10 volts or 50 to 50, iset nyo siya sa 250 volts para makasiguro din kayo. So ayan na nga, nalagyan ko na siya ng fuse. So pwede na natin yan isaksak mga kasepe. So i-plug in pala. So chine-check ko muna kung may continuity na siya. So ayan. So ayun, meron na siyang continuity. So pwede na natin itong i-plug in mga kasepe. So kung shorted yung transformer, meron naman tayong ano, fuse. So yun yung nagpo-protect ng mga shorted kung may na-detect siya na pag-shorted. So ayan, kung napapansin nyo mga kasepe, na i-plug in ko na yung amplifier. So yung black probe pala ng tester mga kasepe is nilagay ko sa common. So ayun. So ito palang sinecheck ko is yung magkabilaan na wire. Yung sa 35 volts yung output. So parehas naman mga kasepe is good yung output niya. Balanse naman. So ayan na nga mga kasepe, tinanggal ko na yung main filter capacitor. Then nung tinanggal ko, may napansin ako mga kasepe, kalawang na pala yung mga terminal niya. So delikado na yan mga kasepe. Kung may nagtanggal dyan or natanggal yung isang terminal niyan, posibleng uugong yung amplifier nyo. So bali papalitan ko siya ng medyo malaki. So ang value niya is 80 volts and 10,000 UF. So ayan na nga, naikabit ko na siya mga kasepe. So kinakat-cut ko na lang yung video para hindi masyadong matagal. Then pati rin pala yung mga power transistor mga kasepe, naikabit ko na rin. Then yung mga bagong pyesa is naikabit ko na rin sa mga nagkalawang. So ayan na nga mga kasepe, binaliktad ko muna yung board. Then ang gagawin natin mga kasepe is magche-check tayo ng voltage biasing. So ayun, may problema pa pala siya mga kasepe dito sa may relay circuit niya. So titignan din natin yan mga kasepe. So i-check ko yan isa-isa. So pag binubuksan mo siya, tumutunog talaga yung relay. So pag ganyan mga kasepe, posibleng may sira dyan. So ayun na nga, bali pinalitan ko yung apat na kapasitor sa may relay circuit. Kung napapansin nyo mga kasepe, meron din palang kalawang yung kapasitor niya. Kaya once na nagra-rattle yung relay nyo mga kasepe, i-check nyo yung mga piyesa niyan. Baka may nag-corrosion lang or may nag-loss connect. So ganyan din mga kasepe yung trouble niyan. So madali lang naman yan matrace. So ang gagawin nyo muna is mag-physical check. Then pakatapos, kung wala kayong makitang problema, is i-pulled out nyo yung mga palaging tinatamaan. Yung like na capacitor or mga drive transistor. So ayun na nga mga kasepe, yung nagka-problema lang sa pag-rattle ng relay is nag-corrosion yung mga capacitor. So susubukan ulit natin na buksan. So ayun na nga mga kasepe, hindi na nagra-rattle yung relay. So pwede na tayo mag voltage biasing. So meron siyang 0.3.
So, ang pag-check nyo pala mga ka-CP is base emitter lang. So, kung baliktad, ibaliktad nyo lang yung probe nyan. So, ayan na nga. Bali, may power output naman siya na 0.3. So, ayun, parang mababa yung isa. So, ulitin ko na lang mga ka-CP. So, ayan, bali, hindi ko masyadong nadidikit yung probe. So, ayan, 0.3 siya. So, ulitin natin. So, ayun, meron pala siyang 0.3. So, hindi ko lang nadikit. So, ibig sabihin niyan mga ka-CP, good na yung output niyan. So, ayan na nga, na ibalik ko na yung amplifier circuit. Kung napapansin nyo, napakalinis na ng board niya mga ka-CP. So, ganyan yung tamang pag-manage ng kalinisan, kumbaga. Siyempre, ipinagkatiwala naman ng may-ari sa'yo na magagawa mo yan sa maayos na paraan. So, ito palang tinuturo ko mga ka-CP, yan yung pinalitan ko na kapasitor sa may relay. So, apat yan mga ka-CP, naka-linya lang. Then, ang gagawin natin is susubukan natin na i-plug in. So, ayan na nga. So, ayun. Kung narinig yung mga ka-CP, nag-click na yung relay niya. Ibig sabihin, good na yung output. So, may power on, may power na siya. Ayan, yung indicator niya is umiilaw na. Then, itry natin to mga ka-CP na lagyan ng speaker, then signal. So, ito pa lang sa fan niya is parang na lolos connect lang. So, ayan. So, okay na siya mga ka-CP. Nag-continue na yung ano niya, fan. So, pasensya na mga ka-CP, may pinuntahan lang ako saglit. Then, may important na lakad lang. So, ito na nga, magko-continue na tayo. So, nung chinik ko siya mga ka-CP, wala siyang input na lumalabas sa may jack. Duda ako na may sira dito sa IC niya. So, posibleng ang isa dyan is sira na. So, bago natin i-check yung input niya, i-test ko muna siya dito sa may mic preamp. Sound check. Hello. 1, 2, 3. Testing. Mic test. Hello. Hello. So, ayan. Naabutan na naman ako ng gabi. Then, i-continue na natin mga ka-CP. I-check natin itong input niya. So, ang pag-trace nyo mga ka-CP, i-lagay nyo yung tester nyo sa 10 volts DC. Then, yung isang kamay nyo is itatap nyo. Yan. Ganyan. Then, yung black probe or red probe, ilagay nyo lang sa may left or right signal. So, ayun, wala siya mga ka-CP yung input ng terminal. So, ito meron. Ito wala. So, ito meron. So, bali, dalawa yung may problem mga ka-CP. Then, ang gagawin natin ay susundan natin yung connection nun.
So itong Saray channel niya mga kasepi, parang may problema din. So dito sa unang terminal is meron siya. Ayan o, meron. So pagdating dito sa ikalawang terminal is wala na. So tignan natin yung pyesa na dinaanan. So ayun, kapasitor, electrolytic capacitor. So dumaan dyan, pakapunta dun sa second terminal is wala ng signal. So bali, tatanggalin ko siya mga kasepi para makita natin if okay pa. So ayun na nga, putol na yung terminal niya. So ibig sabihin, parang kinalawang din siya mga kasepi. So ang value niya is 50 volts 10 UF. So ayan. So papalitan din natin yan mga kasepi. So ayan, meron na akong pamalit mga kasepi na bago. So ilalagay ko dyan. So bago kayo mag desoldering, i-plug out nyo muna mga kasepi, baka may masira dyan kung hindi nyo i-plug out. So ayan, bali naikabit ko na pala yung capacitor. So mag-check ulit tayo ng signal. So ayan, meron siya mga kasepi. Ayan, meron na. So ayan. So meron na siya mga kasepi. Ibig sabihin, okay na. Okay na yung nilagay natin na capacitor. So dito talaga mga kasepi, wala siyang input. So ito meron. So ito meron. So ayan, wala din. So yan, meron. So duda talaga ako mga kasepi na may sira dyan sa dalawang IC na yan. So ayan, meron. Yan, wala. So ito meron. So ang gagawin natin ay i-trace natin yung walang signal. So hanapin natin kung alin ba talaga sa dalawang yan na IC yung nagka-problema. So napansin ko mga kasepi, yung walang input signal ay dito sa IC na to. So yung dalawang input signal ay papunta dito sa IC. So malaki ang chance na sira na yan mga kasepi. Then ang gagawin ko ay ipo-fold out ko, then papalitan na lang natin ng bago. Okay, bali na ikabit ko na yung IC mga kasepi. Then nung pag-trace ko pala mga kasepi dito sa connection niya, dito na naman sa kabilang board, meron na naman ako nakitang trouble. So dito sa may tuner. So ayun, tanggal na yung ceramic capacitor. So ayan. So puro na may mga kalawang mga kasepi. So ayan, di ko yan napansin. So nag-focus ako dun muna sa amplifier niya. Then
nung pag-trace ko dito, ayan na nga, meron na naman na trouble. So, i-check na lang natin yan lahat para makasiguro tayo na okay na yan. So, ipopost ko muna ito mga kasepi, then bibili ako ng mga pyesa. So, ayan na nga, kung napapansin nyo mga kasepi, ganyan na karami yung pinalitan kong pyesa. So, matatawa ka na lang dahil sobrang dami na ng pinalitan. Kung baguhan ka pa lang, siguro mababaliw ka talaga sa kanya. Mababaliw ka kapag hindi mo nasusundan yung mga step-by-step procedure. So, ayan, kinalawang na talaga yung mga kapasitor. Then, ito palang mic pre-amp mga kasipi, pinold out ko rin. Kasi yung mga kapasitor niya na 50 volt 10 UF is mga kalawang na pala, kaya garalgal yung tunog niya. So ayan na yung pamalit ko mga kasipi. Then kakabit ko na lang yan. Then yung IC pala ito. So ayan. So yung number niya is CD4052BA. So ayan na nga mga kasipi, pinalitan ko na. Kung napapansin nyo, napakaganda yung pagkasulda ko. Ay, ito pala sa kabila. Sorry. Ayan o. Oh. Yan, napakaganda ng pinaghinang ko. So, okay. Bali, update na lang ako mga kasipi. Ikakabit ko lang lahat to. So, okay mga kasipi. Bali, naikabit ko na yung mga dapat ikabit. Then ayan, naibalik ko na siya sa board. Then yung input niya is nalagyan ko na ng jack para malagyan na natin ang signal. So ayan na yung mga pyesa niya. So kung napapansin nyo mga kasipi, sobrang dami talaga ng pinalitan ko. Then ayan na nga, magtatry na tayo na buksan. So sana maging successful itong inayos natin mga kasipi. Sound check, hello. 1, 2, 3. Sound check, mic, hello. Goodbye.